Yeah. Hi Vlad! Welcome na naman sa panibago nating MotoVenture. Pupunta natin ngayon is ang pinakasikat na Cotamines. Yeah boy! Yes, sa wakas makakapunta tayo ngayon doon guys. So halina kayo guys at samahan nyo kami. Bali ang first step pala natin mga kay Vlad is pupunta tayo sa municipality ng Masinloc sa tourism office nila para magpa-register. So after that, punta na tayo ng Cotamines. Alright! Guys, nakakuha na kami ng permit namin, dalawa kami, overnight, bali 160 each. Pag day tour, 60 lang. Okay naman na. So tara, punta na tayo doon. Dagdag kalaman lang pala mga kaiblad, hindi allowed ang online registration dito. So kinakailangan mong pumunta talaga mismo dito sa kanilang municipality para magpa-register. Open naman sila Monday to Friday. So kung weekend kayo pupunta, nagre-release naman daw sila ng permit sa unang checkpoint. Bali may tatlong checkpoint nga pala tayong madadaanan dito mga kaiblad. Dito na tayo sa unang checkpoint. Ayun, wait lang po na. Tapos na tayo sa unang checkpoint. Dalawa na lang. Wala pala sa proper hanggang south mismong Cotamines is meron tayong 23 kilometers na babaybay yung pinagsamang rough road at saka sementadong kalsada. Siguradong mapapalaban ng mga motor na gagamitin nyo dito mga kaiblad pag dito kayo nagpunta dahil hindi lang masyadong kita sa video pero grabe yung pagkakabako-bako niya. Ang speed nga pala natin dito is mga nasa 15 to 30 lang yan, depende sa pagkakabako-bako niya. Maliban na lang siguro kung naka 4x4 tayo mga kaiblad. Ang problema nga lang is wala tayong 4x4. Bali meron tayong nabutan na isang grupo ng kabataan dito nga pala na kung saan is habang nagpapahingi, ini-enjoy ang napakagandang tanawin. Dito pa lang nga pala mga kaiblad, wala na tayong signal ng smart. So bali sabi naman sa tourism sa mismong site dun sa Cotamines is meron naman daw signal ng smart. So on the way ka palang papunta ng Cotamines is marami ka ng ilog na madadaanan na sobrang anlilinaw talaga guys. Sa sobrang ganda niya talaga mapapa-stop ka. Talagang sa buhay, kailangan maghirap ka muna eh, oh. Bago mo marating yung paraiso. O dapat, go lang, huwag kang susuko. Fight ng fight. Tuloy po ang ka... O, diba? Okay naman siya eh. Yan talagang daan. Minsan, pangit. Minsan maganda. Yung nagsabi kasi sa akin dito, meron daw matutuluyan eh. Makita na lang natin mga sa dulo. Makita natin sila guys. Mukhang barog na rin yung motor nila. Meron yung nagkakabayo. Uy! May 4x4 na sa likod natin. Yari na tayo nito.
Kain na tayo ng alikabok. Kunain na natin sila. Kunain na rin yan, guys. Dahil talagang mabilis yan, abutan tayo dito ngayon. Susunod lang yung ano natin, guys, sa charger natin. Oh no! Ipalubat na yung cellphone natin. May problema. Sira pala yung fuse eh. Kanina pwede pa eh. Hindi pa na nangyari. Huwag lang tayong maslakan dito, guys, at yung pambomba natin. Hindi naman gagana at wala tayong pagsasaksakan. Bale, kayang-kaya na XR to. Walang minute pa ba? Layo pa. 8 PM pang ganito. Sabi ko, launa makakarating dun eh. Ay, sakto, 107 na. Mukhang maliit na kami ng konti. Ipon na rin. Pari pagdating na, subugan agad. Sarap gamitin dito, 4x4. Oo, yung muda sa lubang tayo, guys. Alright. Kita mo naman yun. Sarap ng harurot niya. Tilak na tilak lang sila. Bali pag nagkapok 4x4 tayo, guys. Luma na yung 4x nila. Yun, kumanda rin. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Dalawang checkpoint na tayo, mga kaiblad. Medyo malayo-layo nga lang yung pagitan nila. So kung inakala nyo naliligaw na kayo, eh doon kayo nagkakamali. Kaya ba? Mitso? Lumiko. Di ba dun sa dulo may crossing? Oo. Masok sana kayo para dito kayo lulabas. Yung sabihin niya, alam ito kasi diretso. Pangit. Pangit. Kaya isa rin lang naman sa niya. Kaya nga, sir. Malayo pa ito, sir. Malayo ng pagitan ng checkpoint. Castellinos? Castellinos. Yan, kasusunod mo yung mga katangpanan. Ah, okay. Tatlo sila. Well, nakamotor din, sir. Oo, nakamotor. Sige, sir. Isang kipi na lang. Kala ko, jok-jok lang yung tatlong kwan eh. Totoo pala talaga yung tatlo. Totoo pala talaga yung tatlo yung picture siya. Ibang dari lang daan. Excuse me. Parang may laing lasing yun ah. Parang ayaw nang umandar sa magandang daan itong motor natin ah. Balik na naman tayo sa ganito. Sana lahat ng ano nila dito may school para simentado yung daan. Pag may school, doon lang simentado yung daan. 10 minutes na lang, makakakain na rin tayo. Ito na, ang final checkpoint. Magandang hapon po. Sir, may mabilan pa ng mga pagkain dyan? Pando dyan? Meron, sir. Meron pa, sir? Meron mga pindahan dyan. Ah, okay. Kahit din sa Tubskin, may pindahan din dyan. Ay, meron din to? Okay, sir. Okay, sir. Thank you po. Minutes 1.3. Palapit na tayo ng palapit, guys. May blood na tayo sa gutom. May school na naman siguro dito. Sumantado na naman dahil eh. Ayan na nga. School ba to? So ito palang tutumbukin natin na gate, mga kaiblad. Ito yung gate na papunta dun sa hanging bridge na pinagshootingan ni Gerald Anderson at saka ni Pia Works ba. Wala naman entrance fee, magpapaalam lang kayo sa guardia na kabantay dun sa gate kung gusto siyang puntahan. Kids pool! Ba't kaya may kids pool pa, no?
ang lalim-lalim yung ano, yung diving board. Uy, ayos ka. Ang isang daan na ganito ah. Masyadong tinipid. Yan pang gulong lang. De, pero alam ko baka yun yung harang ng araw eh. Yung mga sa ganyan oh. Sa side. Ako na wrong turn to, wrong turn. Puro pababa naman yan. Finally guys, mga kaiblad, andito na tayo. Ano to? Bawal pasok. What? Ay, maganda nga po ito. Sir, saan ba yung ano, yung may matutuluyan ba dito na pag-overnight ka o... Meron po. May ibang guardia pa rito sa cabin. Kung may available po, pwede naman po kayo mag-tend dyan. Ah, pero yung sarto hindi po nila pinapahin. Yung balkonahe po niya, pwede pong gamitin. Ah. At may tent. Pero may tent po doon nagpatabang sa tindahan. May tindahan po doon sa pinakadulo. Sige pa. Salamat po. Ito yung kanina, umu-vertex sa akin eh. Isa ba tayo nagpapas? Punta mo na tayo sa may tindahan. Ito yata yung dinadaanan, sinasabi mo, dadaan ng tubig eh. Papunta dun sa kabila. Ayan yung kids pool eh. Ayan sinabing kids pool. Ayan. Sunshine. So guys, finally andito na kami sa Papamay. And medyo nagutom na, set up lang ng pagkain. Napakahangin dito, enjoy ko yung view. A few moments later. Tara, kain tayo. So guys, karatapos lang natin kumain. Ito, nagpapahinga. Busog, nabusog ako. Parang gusto kong matulog sa ganda ng sariwang hangin dito, nakakaantok siya. Mamaya, pahinga lang tayo sandali at maglilibot-libot na tayo. So bali ang ano nga pala dito, itong tent natin is 500. Kung may sarili kang tent, nasa magkano? 300. So may babayaran ka pa rin 300. Tapos ang problema dito, walang... May tubig siya pero walang kuryente. So kailangan dapat marami kang power bank na dinala. Meron sana ako dun sa motor kaso nagloko yung fuse natin. So hindi magamit. Expected ko pa naman eh. Wala akong problema. Walang magiging problema pagdating sa power. So yun lang masaklap. Dito siguro ha, hindi mo kailangan magdala ng speaker kasi enjoy mo yung ano, yung nature. Talagang mas masarap siya pag walang ibang naririnig na kundi nature lang talaga guys. Mamaya palipad tayo, pahinga lang muna guys. Grabe yung dinaanan natin kanina, napaka tindi ng pinagdaanan na XR. Pero sabi nga ng iba, mahirap man sa umpisa, pero tignan mo naman ang resulta after. Yeah boy. Medyo ano nga lang guys, mukhang mababaw. Hindi pa tayo nakalapit pero mukha siyang mababaw. Gawa ng syempre, hindi naman panahon ng tag-ulan ngayon. Kaya naman na talagang expected mo na ganito sa mga ilog. So doon meron pa. Meron doon pababa. Doon. Yun, may pababa doon. Papunta doon sa kabila. So may dadaan ng ilog. Mababaw lang naman din. Mamaya masisilip natin lahat. Tapos yung ibang dumating na mag-overnight, naglipatan sila paganda doon, papunta doon. So hindi natin alam kung anong meron doon. Malamang siguro mas maganda doon. Mukhang taga dito lang din naman tong mga ito. Kaya alam na nila yung pwestuhan. Dito, kaya dito kami pumesto kasi dahil doon sa mga una at pangalawang cottage, meron siyang ano, CR. So yun ang habol natin, malapit-lapit sa CR. So guys, dito tayo magsisimula. Introduce na natin tong Kota Mines na ito.
So hindi siya pinaparentahan, kundi pinapagamit lang yung balcony nila. Tapos doon pwede kang maglagay ng tent. Enjoy dito guys, sobra sarap dito. Magkukulang lang talaga yung battery lang talaga eh. Pero kung mayroon sanang ano dito kuryente, talagang maraming lalo mag-i-stay dito. Lalo yung mga galing ng city, gusto ng kapayapaan, katahimikan, peace of mind, and dito lahat. So yun, nakikita nyo, may nagpapapicture nga pala dun. Yun yung sunshine, happy sunshine, no? Yung sa movie nila, Gerald. Dito sa baba nito, pwede may daan yung sasakyan mo. Papunta ka dun sa kabilang side, kung gusto mo dun mag-park. So kami, pinili na namin. Then ewan ko mamaya, kung magbago yung isip namin, kalilipat kami. So dun sa kabilang side, yung mga ibang grupo na mag-overnight, doon nila napili. So ewan ko kung bakit, siguro mas tahimik doon at sila lang inando doon. Tapos meron parang mini, ito na siguro, parang pool. Ayan, dyan sila nag-standby. Tara, lapit pa tayo. Takot. Mamaya tatalon tayo dyan. Grabe linaw ng tubig niya. Ewan ko lang kung ganun din siya sa bagsit, kung ganun siya kalamig. Yung magkakatalo sa lamig ng tubig. Solid. Lamig ng tubig ang lalim. Panalo. Grabe ang lamig dito. Pero ang sarap. Dati, kanina hindi malamig. Pero nung nawala na yung araw, lumamig na. As in, parang Bagsit River na siya. Pero compare sa Bagsit River, eto kasi parang hindi siya nakakatakot kasi yung agos ng tubig doon. Napakalakas eh. Tapos ang lalaking bato. Eto hindi. Ayan, ganyan lang siya. Banayad whiskey. May dami nagiinom, dami nagiihaw, ang daming nagtetent, kanya-kanyang tent dito. Walang ilaw, kanya-kanyang ilaw. Mamaya dito kami walang ilaw. Ewan ko ba, hindi kasi ganito expectation kay kala ko. Ay, nagsabi kasi sa akin, meron daw matutuluyan, may accommodation, pang-gano. Pwedeng rentahan, ganun. Kaso, tent lang palang pwedeng rentahan dito. So yan, wala kami bang kung ano. As in, wala. Pagkain. Pero okay lang. Experience ba? Oh. So maya hanggang alas 6 na. Anong oras to? 6 bawal na daw. So stop na mamaya. At balik na tayo dun sa tent natin. Sarap dito. Pero mas masarap pag mas marami. Kasi talagang ano siya. Pang pamilya. Pero pwede may pang couple. Pero syempre iba lang pag mas marami.
Tingnan mo, pwede may tent pa pala dun. Pwede pa palang maglagay. Kahit saan talaga. Kung saan mo gustong mag-tent, bahala ka. Kung pwede lang dito sa tubig ka mag-tent, mag-tent ka kung gusto mo. Eh di wow. Lamig. So, nasiguro kami. Mamaya or bukas na lang ulit. So paano? Mamaya na lang ulit guys. Sa lamig. Shout out nga pala sa Lord sa nakamotor. Bali nakakwento natin siya mga kaiblad. Katatawid daw nila ng daang kalikasan. Bali hindi pa rin daw ito nadadaanan gawa ng malalalim yung ilog at yung mga ginagawang tulay hindi pa tapos. Motor na matataas gaya ng gamit daw niya pwede palang makadaan dun sa daang kalikasan. Alright. So guys, katatapos lang naming maligo. Ay, grabe lamig ng tubig kaya umahon na kami. Tapos at the same time kasi mag-ano na rin siya. 6, so 6 kasi bawal na maligo. Ewan ko lang, meron pa naliligo, dami pa eh. Medyo nagutom. Kaya ito, bumili kami ng cup noodles. Soda tsaka tubig. Tapos konting chicheria. May tinda naman dito so walang problema. Pag pares niya, kala namin walang mabibila. May breakfast, pwede rin magpaluto bukas. So okay na. Meron pa naman kaming panggabihan kanina eh. Dahil isang buong manok na yung binili namin. Tapos may kasera pala. Itong kailangan namin, walang bibilaw eh. So may renta yan. 100. So enjoy muna tayo ng pagkain. Tara, kain muna tayo guys. So guys, alas 8 na. Kain na tayo, nakaligo na. Ngayon eh, Merrill's dito sa Cotton Mines. Pagpatak ng alas 9, bawal lang maingay dito. So lahat tahimik na. Nature na. Nature na nature na lang maririnig mo. Ngayon ito muna sa paligid na natin ng camping-camping dyan. Lahat sila kanya-kanyang kung pinagkakabala nila kami na panay bonfire, ngayon naubos na, ngayon pa lang sila naglalakad, ayun mga nakapa-flashlight flashlight, so kanya-kanyang trip, bahala na sila. Basta kami napagod sa biyahe kanina pero enjoy naman nung nakarating dito, so it's time na para magpahingat bukas. Titignan natin ang ganda ng umaga sa Cotton Mines. Tayo magpapahinga na. Tipid-tipid sa battery kasi wala tayong nakag-charge yan ng cellphone at mga devices. So yung ilaw na inarentahan natin is paubos na rin. So time to sleep. Bukas ulit. Okay guys. Good night. Say good night, Han. Good night. Bye-bye. Good night. Bye-bye. One nap later. Good morning guys. Pagigising lang natin, medyo maaga ako nagising dahil bukod dito mayroon nagtitindang pandesal, bibili muna tayong pandesal. Boss, magkano? So nakat yung video natin kanina guys, namili tayo ng pandesal, hindi ko alam kung nakuhanan yun. Itong aso na ito, kagabi pa to sa atin eh, bali nagbabantis natin. Ano bang pangalan mo? Ha? Anong name mo? Ang cute eh. Ang liit. Medyo pag may nakikita siya, lahat kinakahulan niya. Medyo mahapit pero ayos lang. At least may bantay nga mo, diba? Ayan, kain tayong pandesal. Tapos ikot-ikot tayo sandali. Nanggising lang yung magpandesal eh. Kala ko puto yun. Magputot-tot. Ayan yung araw. Malapit na. Sarap ganyan mo ng tulog. Kanina, kagabi mainit. Pero kaninang madaling araw, mga alas 5 lang ako na may lamig. So nagdamit na ako dahil medyo malamig na eh. Coffee plus corn beef plus pandi equals busog.
Kain tayo, guys. A few moments later. Iba yung amoy dito sa doon ah, sa gilid ng bundok. Sabi ko yung may amoy. Mineral amoy. Tapos na-discover na lang ko nila. Ang nakadiscover ko Amerikano dati. Amerikano. Imitrit ng Amerikano. Alam na ito eh. 100 years na ito. Ay, pa yung mga lumang-luma na rin. Oo, yung mga building. Ito ay isang klase. Isang pintura, isang klaseng bahay. Tsaka yung may pinagdaanan nung ano doon eh. Hindi ko alam mo, parang may tunnel ba yun? O ano yung dyan sa banda dyan, yung bundok eh. Ah, dito ay. Hindi, tsaka may... May mga tunnel talaga dito. Tunnel dyan, lalo kung... minahan. Yung bundok, mga palatan na. Pinagkuha na ng provide. Lord. Diba na isang bundok yung... Bato na yung ganun gan tapyas-tapyas. Sabi ko, ba't ganun? Yun po yan. Sabi ko, may nag-area yun. Doon may tunnel doon. Yung saka ano? Yung hanging bridge na mahaba, hindi pa nakita. Hindi pa po eh. Diyan. Sa main gate. Yun po pala yun, yung gate na yun. Kala namin yung nandiyan dyan po yun. Sabi ko ba, pinuntanahan ka, bakit may tubo naman ang laki ka? Diba yan, diba? Yun, mahaba yun. Tatawid sa ilog din na grupo kapag hindi niya. Pero pwede pong pasokin naman. Oo, pasyalin. Pasyalan nyo. Doon sabi nyo sa Gordon doon, pwede bang picture-picture lang. Picture-picture sa tulay niya. Oo, papapasok nyo. Pinaka-largest mining pala ito sa buong mundo. Oo. Nice, may rate. Kahit sa bukas tuloy record, tignan nyo. Opo. Itong... Koto mines. Pero ang pangalan po talaga nito nung araw, siyempre hindi pa Koto mines. No, ang bibila dito, Binggit. Binggit ngayon. Sabi yung partner niya yung CMI. Ang CMI, siya ang kwan. Tawag ko yung parang kasusun ng Binggit. Binggit ang ura dito. Yung Binggit Balato, mag-isa yan, dito. Ibig sabihin, kano pa pala ang kondi ito nung araw. 100 years kaya ago. Bunkhouse? Oo, kaya iba yung... Tsaka unicorn yung... Kaya, napansin ko yun, iba yung kwan nung... Nung mga design ng mga bahay-bahay. Dati ako minero. Dati ako dito. Opo. Minero ako dati sa tunnel. Pero ano po, kaya Ilocano o ano? Pangasinan. Panggalatok pa? Oo. Panggalatok. Sa Dagupan. Dagupan. Pero dito na ako lumaki. Dito na ako katawa. Dito na ako aral. Dito na rin po yung mga anak ko. Oo. Dito na kaparoon yung mga anak ko. Hindi ko may iwanan nito kasi... Eh, ito na yung naging buhay nyo rin ng araw eh. Ito yung bigay ng... Kaya mga pamilya po dito ko na ginuha eh. Opo. Pero ito po, dinevelop ito pala para lang sa pelikula noon? Ito yung Perfeccio, sila Gerard Wilson. Opo. Huwag kaya nga po, pero ito parang dinevelop po ba ito? Para doon lang? Pintura lang na nila yan. Ah, pintura lang? Oo, pintura lang. Pero dati na pong merong ano? Oo, grill sa kawet yan. Ngayon, ginawa nila ng yelo. So, may liga magpatayo yan. Ayan din namin may perfect yan bahay dito. Ay, tuloy ko. Kasi, ang kapong kaya, kapot. Ayan din may perfect namin. So, kami ang may kanyan. Responsibility dito sa mga kapits. Sabi ko nga sayang, bakit hindi pa rin na yun pala may kaso? Ayaw nila ipabukas siguro. Ayaw pabukas ng kampan nito. Dati maganda ito. Binggit ka ito. Puro ilang lahat ito. Ngayon walang ilang. Kaya nga pa, dilim-dilim. Masaksakan nga ng ano. Masaksakan ng mga... Pero tinitignan ko, meron naman sa yung dating din niya. Dati yan meron. Kuryente. Dati. Kahit gano'n, meron. Ayan ang mga puste yan. Yung mga ilaw yan, yung mga nakakabigay. Yung mga ilaw yan, yung mga kusina. Yung mga ilaw lahat yan. Nag-cross ito. Wala na maintenance. Ayun, nasira. Nakaw-nakaw na yung mga wire. Siyempre, tanso yun eh. Tanso yun. Sigurado. Alam mo naman, pag tinag-ilaw. Tinakaw-kaw na yung mga wire.
Wala na. Ang ganda sa kanila yun, sabi pa rin yan. Ito, may dating tulayan. Hindi ka mo yan. Apo. Tulayan, buray kami, kahit malaki ang tubig. Walang problema. May tulay dyan. Pari dalawang tulay yan. Ito, ngayon ng dulo. Pagulo. Kaya lang, masira ng bagyo. Sinamahasara po ito ng bagyo. Kundo yata yun. Ay, malakas kasi. Super typhoon. Oo. Doon yung nabuhal na puno dyan sa taas. Tinamaan niya yung tulay. Eh pala, kala ko yung apa yung bridge na mahaba eh. Sabi ko, ba't sirak naman yung ano? Ayun, mahaba din ang tulay ninyo nang sa kabila. Pero mas mahaba yun ang dyan. Pinag-situin nila tiyan. Yeah, okay. Hindi nakita niyo rin po sila yan na. Hindi, kaming gordya. Dito. Kami, dito. Paggabi na, tapos ang shooting nila yan. Inuman sila dito. Sayawan sila. Maraming tao po yun, no? Buhay na buhay. Maraming tao, pero limit. Hindi sila makapasok. Gorda daw. Hindi na kami nakapasok ng taga dito sa amin. Pag nagsushooting, malayo sila. Hindi sila nakalaki. Yung mga kola, extra. Hindi ba wala yung extra dyan? Kaya pala nag-develop din si Pia kay Jiron at panainuman sa yawan ang ginawa. Ayos din po yun. Kala ko naman, yung pagkakasabi kasi sa amin, dinevelop ito dahil para lang dun sa movie na yun. Dati na pala. Pintura lang sa kanila dito. Pintura lang. Well, na-discover din nila ito, tagong-tago na ito. Siguro may taga ditong staff siguro. Hindi, meron siguro yung mga. Maray na yun sa kanila. Bali, apat na yata rin siya sila dito. Eh, ang dami naman na ito. Oo, sila Gulpinon. Gulpinon na mabandira dito. Oo. Si Ian. Ian Veneracion. Kasi kasi pangalan ito yung Maria Santa Maria. Ano? Maria... Judy Santa Maria. Oo, dito. Parang huli na lang pala sila, Gerald. Oo, nahuli na sila. Ito, meron daw. Meron naman po? GMA. Yata yung pupunta rito din. Masi-shooting. Ay, buhay na naman dito na. Oo. Meron daw. Pero kinfirma na ng kontrata doon sa Manila. Yung may office dito. Ayos po. Basta yung kanya niya, yung sakayan papunta dito. Hindi, ang gagawin ko ko nila. Tatambakan nila daw nila yung mga konsador dyan. Ah, kaya pala di-develop, sabi. Di-develop daw eh. Yung paket ka rito, gusto mo munta rito? Opo, alas 12, alas 2, alas 6. Alas 12, alas 2, alas 6. Paket dito. Yung paket dito. Pabalik doon. Alas 7. Alas 7. Alas 9. Alas 4 ng hapon. Umaga yun, ha? Opo. Kaya pala kahapon yung dito, nagmamadali na sila alas 4. Oo. Yun ang babaan. Dinaris ko na. Ano siyang pangalan mo dyan? Romeo. Romeo. Kilo. Bala na kayo sa sarang. Okay lang. Exercise na sa maga. Maraming dahon kasi mahangin kahon, di ba? Oo. Ayun, pa mga tagsa eh. Mamaya yan, mahangin-hangin na naman. 1 hour later. After nga pala namin magkwento ni Kuya Romeo, nagpa siya kaming maligo muli para naman talagang sulit na sulit ang Cotto Mines. So maraming salamat ulit Kuya Romeo sa mga kwento mo, marami kami natutunan. Mabuhay po kayo. Paligoy-ligoy pa at kami magpapalam na gawa ng malulobat na itong mga devices natin. Wala na tayong pang video. So, nandito na lang siguro yung vlog namin guys. Enjoy dito, Cotto Mines. Sulit.